Hi guys, it's me Diane and welcome back for another video. So today, we're on our way to somewhere. Basta may pupuntahan kami. So, medyo ilang minutes ba yung biyahe? Ayan. Meron pa kaming 39 minutes para magbiyahe. At mag-film ng video. So ngayon, i-share na namin sa inyo yung aming US journey timeline. Medyo madami na kasing nagre-request noon, tsaka medyo matagal na rin yung request. Nandito yung principal applicant. Siya talaga yon, so kaya dapat nandito talaga siya sa video. Saan ba tayo mag-start? Doon na, sa pagpasa mo ng NCLEX? Sa exam. Sa exam? Bakit ba sa US? Ikaw love. Basta ganito. Testing lang. Parehas kaming RN sa Pilipinas. Pero COVID times, nung pandemic. COVID season. Hindi yun season. Years na inabot yun, hindi lang yun season. COVID, nung pandemic, yun yung time na tumigil ako sa pagiging nurse. Pero sa ano lang ako nun, sa NDP, hindi ako nag-hospital. And yung time naman na yun, si Ding naman yun nasa hospital. That time, current ang visa bulletin ng US. Dahil simula na nag-pandemic, nag-open yun. US, na current yung visa bulletin. Sabi ng kuya ko, mag-apply daw kami sa US dahil nga current, kahit hindi namin alam kung ano ba yung ibig sabihin ng current na yan. So, yung tanong namin, kailangan ba parehas na kami mag-NCLEX, parehas na kami mag-exam? Sabi niya, according to his friend, tanda mo yun, sabi ko, itanong mo kay attorney ko, kailangan ba parehas na kami mag-exam or pwedeng isa lang muna kasi syempre yung budget. Hindi din naman mura mag-exam. So sabi ni Attorney Nick Caracel, isa na lang muna, hindi naman kailangan parehas na. Kung sino lang yung pwedeng makapasa, yun na lang muna yung mag-exam. At ako yun. Siyempre, ako? Siya daw yun, sabi niya. Hindi, kasi ako noon, kailan pa ba ako graduate? 2011 pa. At tagal ko nang walang practice, hindi nag-hospital. Basta nag-decide kami na siya na yung mag-exam. Kasi nga ako, matagal na akong, kumbaga, tenga na yung concepts ko. Siya medyo recent lang. So, kumbaga nasa momentum din siya. Kaya, siya na yung magre-review. At saka, siya rin nga kasi yung may experience sa hospital. Eh, di ba pag mag-US ka, kailangan ng experience. At least 2 years noon. Yun, siya na nga. Kasi kung ako, wala naman ako experience sa hospital. So, sa SNF, skilled nursing facility kami mapupunta. So, si Ding na lang. So ayun, nag-review ka, diba? Nasa dialysis ako noon. Habang nagre-review ako, pumapasok sa dialysis. Wow! Kasi madali lang naman sa dialysis eh, lalo sa atin. Hindi ganun kadalas. Ilang months ka nag-review? 2 months. Pero yung 1 month... Hindi, 2 months na kalib ako. Eh una muna, nag-review ako sa hospital habang pumapasok ako. Tapos din ako yung mga concept. Siguro mga 1 month yun. Mga 1 month ako nag-review. Tapos, after nun, nag-review ako ng another 2 months. 2 months? Akala ko 2 months ka lang nag-review. Total 3.5. Ah, okay. So, 1 month, habang pumapasok. After nun, 2 months, mga pinaka-comprehensive na. Another half month. Bali, pumapasok na ako ulit nun. Nung, nag-take ako ng exam. So, nung araw ng exam ko, nag-ano lang, nag-leave na lang. After 3 days, may results na. Duty pa ata ako sa ER na nun. Oo nga. Kasi nung time na in-upload kami sa ER, dinadala sa ER. So, nasa ER ako noon, nung lumabas yung results, pero hindi ko muna tinignan kasi gabi yun. Night duty ka nun, diba? Inintay muna niyang, ano? Nakikita ko sa ER bed, nakita ko meron ng results, pero hindi ko pa binuksan. Pwede nang, ano, pwede na yung quick result. Pwede na siyang buksan. Ayaw ko pa. Pinabukasan na lang ako. Pero noon, bago noon, nag-PVT ka, di ba? Ah, pagkatapos na exam. Pagkatapos niya ng exam, nung pagka-uwi namin sa bahay, nag-PVT siya. Tapos, good pop-up naman. Medyo kampante na ako noon. Pero siya hindi. Sa 75 daan numbers yung nasagutan ko. So, hindi na kasi sa amin abot yung 75. Nung nakapasa siya, November 2021 yun. Nakapasa siya at 75 items. Tapos, meron akong coding ko dito, guys.
2 months. After 2 months, talagang para nasa momentum talaga. Sabi ko, mag-exam na siya ng IELTS. So, nag-start ako mag-review January 3. January 3 ako nag-review. Oh, kasi ayaw pa mag-review ng January 1. Pagkatapos sa pagkatapos. Parang ano, New Year pa nun eh. New Year pa. Then January 27 or 29? January 29. Same month lang, parang mga... February 3, 2022. January ako nag-exam yung last day. February 3, 2022 ka nakapasa ng IELTS. Tapos, March 2022, after a month, nag-sign ka na ng contract sa employer mo. Kasi nung nakapasa ako sa NCLEX. Nag-apply ka na sa mga agencies? May apply na ako noon sa WWHS, Connetics ata. Pero parang sa may offer. Pero yung WWHS, sabi nila, balikan ko sila kapag ka naka 24 months na ako sa dialysis. So, yung time na nasa dialysis ako. Wala ka pang 2 years? Wala pa akong 2 years. 18 months or 19 months pa lang ako. Saktong 24 months na ako sa dialysis. Nag-email ulit ako sa WWHS. Then the next day, makareceive ako ng email para sa interview. Tapos yun, okay na. Tapos parang siguro after mga 3 days, nag-send sila ng offer letter. Binasa ko lang. Yung offer, anong offer sa'yo sa Connetics? Yung offer sa akin sa Connetics, parang it's yun kasi sa hospital yun, sa North Dakota. Pero hospital siya. Hospital, pero dialysis pa rin? Dialysis nurse din. Eh tapos, di ba may isa ka pang in-applyan, yung sa New York Skilled Nursing Facility? Mababa yung sakin din, ano lang, 35. Ano? Ang offer sa'yo? 35 ba? O 25? Kasi sa Connetics, 32. Pero sabi nila, medyo okay na daw yun kasi sa North Dakota, pero gusto yung North Dakota. WWHS, yung offer sa akin ng 35. Tapos nagbago lang siya nung dumating na kami rito. Tsaka mas pinili pala namin yung WWHS kasi tinanong siya kung meron ba kaming preferred na lugar, state dito sa US. Tapos sinabi niya New Jersey. And yun, nabigay naman sa kanya yung New Jersey. Kaya yun, pinili namin dahil nandito yung mga relatives namin. March 4, 2022, nag-sign siya ng contract sa WWHS. Tapos, March 18, nag-sign siya, signed ETA, 1989. ETA form, 1898. So, parang isa yun sa... 1989? Kailangan siya doon sa pag-file ng petition. So, parang isa yun sa pinaka-first step na... So, yun yung sinasabi nila na i-file na. Pero bago nga nila i-file yon, pwedeng i-download yung form na yon. Pero kailangan i-sign niyo ng blue pen. Hindi pwedeng blue lang. Ang detailed. After a month, April 2022, April 12. Ayun, meron ka ng priority date. Yun yung priority date mo. Yung PD. PD po tawagin. So ang priority date namin guys is April 12, 2022. Pagka nagkaroon na ng PD, di ba? Sabihin, naka-file na yun. Yung WWHS guys, specifically DaVita, hindi siya premium processing. Regular processing. Regular processing lang sila that time. Kasi dahil siguro current naman, hindi sila nagmamadali. So, regular processing sila. Pero kung gusto mo mag-premium processing, ikaw magbabayad. Magkano yun? 2,000 plus, di ba? 2,500. Kung gusto talaga namin nun, dapat talaga mag-premium processing kami. Sabi din ng kuya ko magpi-premium processing kami. Kahit wala kaming pera, magpi-premium processing kami. Papautangin daw niya kami. Kasi nga, para kapunta na agad dito. Dahil sabi naman niya, mababawi naman kung nandito na. At least nandito ka na. Nagtatrabaho ka na. Mabilis naman na daw yung 2,000. Pero kung iisipin mo ngayon, nandito ka na. Ang bilis nga lang mong mababawi yung 2,000, no? Grabe, kung nasa Pilipinas ka, talaga iisipin mo napakalaki nung 2,000. Pero pag nandito ka, saglit mo lang talaga siya mababawi. Worth it nga. Kahit bayaran mo. Pero magkali mo lang di siya magagastos. Kaya lang ha, ayun na. Nung na-file na, ano ba? Bakit nga ba hindi na tayo nakapag-preview? Kasi... Hindi, kasi hindi agad namin nalaman ng April na naka-file na pala siya. Oo. So nalaman ko lang na naka-file na siya ng April. Although naka-file na siya ng April. July na. July na yun nung nalaman natin na naka-file ng April kasi hindi sumasagot yung case manager ko noon kung na-file na. So ang ginawa ko noon, nag-email ako sa case manager ko tapos naka-CC yung CEO ng WWHS. Medyo guys, disclaimer,
medyo mababagal yung CM ng WWHS. City? Makita ko muna sa inyo ang New York City. Ay, hindi masyadong kita kasi. Pero ayan o, New York City na yan. Kasi, unahin natin yung bus. Ano ba ito i-zoom? Yun, medyo mababagal sumagot yung CM ng mga case manager ng WWHS. Sabagay, marami naman kasi silang hinahandle na cases. Oo, madami, madami kasi silang hawak. Tsaka, direct kasi sila. Mas malaki yung kita ng mga ano, ng mga staffing. Mga staffing agency. Kaya sila talagang maasikaso talaga sila yung mga staffing. Pag direct, medyo mabagal. Pero hindi lahat ng CM ganun. Nung time na yon nung nasa I-140 approval ba yan? Nung nandun na sa stage na yon, medyo yung napatapat na CM sa amin, mabagal. Nagkataong ganun. So, July na namin nalaman pala yung PD. Eh, di ba usually ano lang daw yun? Mga pag regular processing, 2 to 3 months. Pero pag premium, within 2 weeks. 15 days. Oo, so, 15 meron days. Meron na sagot yun. May sagot na immigration. Eh, ayun. So, nung nalaman nga namin, July na, naka-file na pala siya nung April pa. And then, sabi namin, halos lalabas na rin yon or maximum mga 1 month, lalabas na rin. Sayang, then, kung magpipremium pa. Kaya, ayun, inantay na lang namin. Then, August 3, 2002, na-receive mo na yung iyong visa screen certificate. Ayun ba yung sa CGFNS? Medyo mabilis pa CGFNS noon, no? Tagal. Matagal din. Okay. Hindi ko naman alam yun. October 24, I-140 case approved. From July, di ba? July namin nalaman. August, September, October. Medyo matagal din pala. Ano? 3 months pa. 3 months pa pala tayo naghintay. So, yun na yung parang sabi mo, lumalakad na yung papel namin. Sabi mo, mag-join ako dun sa, ano, sa mga group sa Telegram. Tapos, October 28, after 4 days, case was sent to the Department of State na. Yun na yung ano yung minomonitor natin lagi, di ba? December 29, matagal din yung pinaghintay namin. October, pero halos ano, pero halos monthly merong ano, may galaw. Wala kasi October, wala December na yung sunod. Hindi na kasi namin guys masyadong tanda yung mga nangyari dahil 2002 pa to, 2022 pa to, 2 years ago na. Kaya buti na lang meron akong listahan. So, ito, December 29, 2022, NVCIB fee bill issued. Fee bill issued na, ito na yung magbabayad ka na ng, babayaran na ng employer yung fee bill mo. Tapos kami, dependent, tatlong dependent, kami yung magbabayad. Ayan, medyo nagtagal to kasi nag-holiday na. Tapos, ano, ang tagal mag-send ng oo, ng invoice kung paano kami magbabayad. Eh, excited na kami magbabayad. Medyo matagal din sila sa part na yan. Dahil meron na kami nung magkakagroup eh. Magkakasama sa group sa Telegram. Yung mga sabay-sabay na nakareceive ng fee bill. Ano ba ng email? Parang ano eh. Halos 3 to 4 times a week. Nagpa-follow up lagi no. Kami yung pinakahuling nagbayad. Sila, pagkasend ng fee bill, pagka-issue ng fee bill, kinabukasan mga binayaran na sila ng employer. Kami ano, inabot ng isang buwan. Binayaran ko muna yung sa inyong tatlo, di ba? Oo. Tapos sa kanila binayaran yung sa'yo. Sa inyo. Sa inyo. So, nauna na sila sa pila. Naiiwan na kami. January 2023 na, na-paid yung fee bill namin. Habang naghihintay kami na mabayaran yung fee bill, hiningan na rin tayo ng mga documents noon. Yung mga picture, naalala mo yun, yung nagpa-picture pa kami sa SM Batangas. Hapon na hapon na yun. Nagbiyahe kami papuntang SM Batangas. Nagpa-picture kami na US visa na photo. Birth certificate. Legal documents na kailangan nila. Pagkabayad niya ng fee bill, nag-send na kami ng civil documents din. February 2023, DS-260 submitted. Pag nakabayad ka na kasi ng fee bill, maa-access mo na yung ano, DS-260. Yung DS-260, dun mo lalagay yung mga civil docs. Dun yun i-attach. Diba? Masasabay na. Ayun, nag-fill out kami ng DS-260. Pakabahan pa rin mag-fill out ng DS-260. Bawal magkamali. Kasi hindi mo na siya pwedeng i-edit.
Tsaka yun yung titingnan sa US Embassy. Dapat tama yun lahat kasi dapat mag-match yun sa mga documents mo, tsaka yung mga date of travel mo, tapos yung mga passport mo paano. Dami ko pang hinanap sa akin, hinanap ko pa yun. Yung mga old passport niya. Old passport, tapos... tapos yung mga entry pa niya sa US kasi mayroon siyang entry sa US noong 2013. Nawawala yung passport, di ba? Halimbawa, nag-apply ka dati ng tourist visa, B1, B2, tapos hindi mo dineclare doon, ako lagot ka. Eh, dapat talaga i-declare niyo lahat, tapos tama. Yung mga recent travel within 6 months lang. Kasama dapat. 6 months? No, hindi 6 months. 5 years. Pero sa akin, usually, mga 5 months lang eh. So, parang yung nangyari sa akin, lang naman. Nag-stay ka sa US, 6 months, more than 6 months. Pero usually, sa akin, parang transit lang. Ala, 11 minutes na lang. Okay, February 4, 2023. Nag-submit kami ng DS-260 ng madali kasi 11 minutes na lang. February 17, 2023, DQ. Documentarily qualified. Ayun na, iniintay namin. DQ na. Na-approve na yung sinend namin na DS-260. Tapos, eto na. Yan na yung exciting part. Kasi current naman usually, pagka DQ mo, mabibigyan ka na ng US Embassy interview, mag-i-transit na yan, mag-re-ready na. Diba yun na yung iniintay ng lahat? Eh kami, dumaan yung March. Wala. Walang galaw. Hindi gumagalaw yung aming, tawag doon? NVC? Yung sa NVC yun, diba? Nakalimutan ko na yung tawag. Basta alam mo, araw-araw kami nag-check niyan. Araw-araw kami nag-check. Kung nag-in-transit na. Oo, kung nag-in-transit. Basta, 2 months kami bago nag-in-transit. 2 months na DQ. Eh, current pa yun nun ha. Pero walang nag-i-in-transit. Nagtataka na nga kami. Usually, dapat 1 month lang yun. Mag-i-in-transit na yun. Magkakaroon ka na ng interview. Tapos, April 24. Doon kami nag-in-transit. Kagulo yung Telegram nun. Diba araw-araw, inip na yung mga tao doon. Kasi nga, hindi nag-i-in-transit. Eh, current naman. Nagtataka na bakit hindi nag-i-in-transit. Wala talagang nabibigyan ng embassy interview. Yun, yung madaling araw na yun, nagising ako. Ang ingay sa Telegram, ang daming message, 400 plus yung dun sa group namin. May mga nag-in-transit na, pero kami hindi pa tayo nag-i-in-transit noon. Kinabukasan pa kami nag-in-transit. After 2 days, ready na. Pero nakapagpabuka na ng di ba? Oo. Ng medical. Kasi yung may, alam nyo, sa Telegram may mga issue dyan. Dahil dati, nagkaroon ng instance na in transit pa lang, nagpapa-schedule na sila ng embassy interview. Ngayon, nagka-problema, nagkukuhanan sila ng, bang number yun? May mga gumagamit ng NVC number. NVC number ba yun? Oo, may mga ganong issue dati. So technically, kapag hindi yung NVC number mo ginamit mo, hindi yun yung case mo. Oo. Ayan, nagagalit sila. Dapat daw, pag ready, saka pa lang mag-secure ng schedule for embassy interview. That may time... Medical? Wala pa. Wala pa pala yun. Uunahin mo muna syempre yung embassy interview, saka ka magpapaschedule ng medical. Kasi balak namin talaga, pag ready na, saka lang kami magpapaschedule ng embassy interview. Pero yung mga nandun nga sa Telegram, nagsipag-schedule na ng embassy interview ng slot nila. Nakikita ko, nauubos na yung slot. So sabi ko, magbubook na rin ako. Pero tama naman, case number naman namin yung gamit namin. Nagda-down yung system ng, anong tawag doon? Ano yung pinagbubukan ng interview noon? Nakalimutan ko na rin. Nagda-down pa yung system nun. Tapos nakasecure ako ng May 19 na US Embassy interview. Habang naghihintay kami mag-in-transit, yung medical schedule pala, kasi mahirap din makapag-schedule guys ng medical sa St. Luke's. Kasi yun lang naman ang yun lang accredited na hospital dito. Ay, sa Pilipinas pala. Scam. Ang mahal. So matagal din, mahirap din makasecure ng schedule ng slot. So, ang ginagawa namin, kumuha na kami ng slot kahit hindi pa kami in transit. Tapos yung iba nga, hindi pa in transit pero talagang nagpapamedical na sila. Kung solo ka lang, pwede. Pero kami, apat kasi kami. Malaking pera yun. That time, 50,000 yun. Nagmahal na yung bayad eh. Sa apat namin, baka mga 70,000 na yun ngayon. Hindi, ayun, nag-schedule na ako ng medical.
medical. Kaya lang hindi kami nag-i-transit hanggang sa ma-cancel na ulit yon. So, nag-schedule na ulit ako. Eh, ang na-schedule ko noon ay April 27. Eh, diba nag-in-transit na kami noon? So, yun, na-push namin yung medical. Diba, ang galing pala, babe? Kasi April 24, nag-in-transit tayo. Tapos, April 26, nag-ready. Tapos, sakto, yung na-book ko, matagal ko na na-book yun eh, yung April 27, ano, medical natin. Ano lang, three days lang after mag-in-transit. Nangyari sa medical? Sa medical? Hindi ko nagkakwento kasi may video na ako nandito eh. Experience namin sa SLEC. Iano ko na lang, pa-flash ko dito sa taas. Panoorin nyo na lang. Grabe din naman yung medical talagang yun. Bumili pa tayo ng mga sterilized milk. Nung story short, nakapasa naman kami sa medical. Tapos yun, push through kami sa May 19 na embassy interview. Tapos yun pala guys, nung May na, lumabas na yung visa bulletin. Retrogression na yun, guys. Yun na yung simula ng retrogression. Pero, that time, hindi pa kami affected. Kasi, yung PD namin, April 2022. Pero, ang retrogression nun kasi is... June 2022. So, pasok pa kami sa banga. Pero kung nagka-problema nun sa medical. Oo, pero kung sumabit kami nun sa medical, halimbawa may isa sa amin na na-sputum, ay ligwak kami kasi after 3 months pa after 3 months pa kami mag-sputum. Yung visa bulletin ng June, lagpas na sa atin, affected na kami ng retrogression nun. Kung hindi kami nakapasa sa medical, kaya affected kami sana kung hindi kami nakapasa. So, alam niyo yung mga kasama ko sa group sa Telegram, yung mga hindi nakapasa sa X-ray, yung mga na-sputum. Alam mo, chine-check ko yung JC namin. Meron sa kanila, nasa Pilipinas pa hanggang ngayon. Grabe, isang taon dahil lang sa medical. Dahil lang sa medical, hindi sila nakaalis. Tapos retrogression. Dapat ng retrogression. Kaya, kawawa din. Kasi sayang yung medical nila. Tapos ang hirap, dahil diba nagpa-medical sila. Na-sputum. Tapos biglang nag-retrogression. Eh di bali, wala na yun. Uulit ka na naman pagka nag-current na ulit. Tapos may sputum ka ulit kasi pag meron ka na daw record doon na sputum ka, nakita silang finding sa X-ray mo, automatic for sputum na daw yun ulit. Kaya ang hirap. Tapos, yun na, May 19, US Embassy interview na namin. Okay naman, kumpleto naman ang mga ano namin eh, documents. Kumbaga sabi nila for formality na lang yun. Hindi katulad naman yun ng mga tourist visa na yung mga EB3. Okay naman yun, kompleto naman yung mga papers. Basta dapat, kasi tatanungin ka dun eh. Dapat alam mo lang yung laman ng DS-260 mo. Dahil pag tinanong kayo, itatanong naman sa'yo kung ano lang din laman ng DS-260 mo. Dapat tama yung sasagot mo. Meron din naman kaming video nun, so panoorin nyo na lang din dun. Hindi ko na masyadong i-elaborate yun. So na kami, naligaw na kami kasi sarado yung daan. Reroute na nag-reroute tong Google Maps. Yeah, ayun, May 19, embassy interview namin. Tapos May 22, issued na yung status namin sa MVC. May 24 na receive na namin yung visa packet namin. Pinili namin na i-deliver na lang siya sa bahay through LBC, pero hindi namin nahintay na i-deliver sa bahay. Pinuntahan namin sa LBC. Sobrang excited. Pinuntahan sa LBC, hindi na nahintay i-deliver. Kasi para nag-message yung ano, 'di ba? Yung nagde-deliver. Hindi ko natanda yun. Nag-message yun sa akin. May for delivery. Kinuha na namin dun. Hub dun sa May Lanata. Doon sa tabi ng Western. Nakatanda yun. Tabi ng Western. Diba? Punta tayo dun. Tabi ng ospital. Nung na-receive na namin yung visa packet, in-inform na yung CM. Yung iba, after nun, naka-fly na sila. After a month, fly na. Dahil nga medyo mabagal nga yung proseso doon. Yung facility. Final facility. Ang tagal bago siya nabigyan ng final facility. Kasi diba usually, pag nag-apply ka nga dito sa US, alam mo na kung saan ka papasok na ospital kung saan state, ganyan. Ngayon, kasi itong Davita, marami siyang clinics buong US. Kaya medyo mabagal din talaga yung proseso nila. Hindi katulad ng halimbawa, nag-apply ka sa Mount Sinai, dun, yun yung nakuha mong employer. Dun lang, sa New York lang ba may Mount Sinai? Hindi ko sure. Basta kunwari,
kunwari dun lang yon, sa New York lang may Mount Sinai ha, kunwari lang, hindi ako sure. Yun lang yon, yun lang yung inaasikaso nung ano nila, HR ba nila o facility administrator, ganon. Eh yung Davita, buong US meron nun. Every state, every city may Davita. So medyo matagal talaga yung proseso nila. Ayun, matagal siya bago nabigyan ng final facility dahil New Jersey yung binigay sa kanya, tapos sa Plainfield, initially yung nabigay sa kanya, Plainfield. Pero hindi pa daw yun yung final. Yun, so August, finally nakuha na niya yung final facility. August yung napili namin. August, na bili na kami ng ticket for August. Yung flight namin. It's a big house. August na yung aming flight. You see how big it is? Andito na kami guys, tatapusin ko lang yung video. August 10 yung aming nakuhang ticket. Tapos medyo mahal guys kasi syempre after 1 month na yun eh. 1 month na lang, flight na. So mahal na talaga yung ticket. Tapos sobrang mahal na yung magagandang flight. Gusto talaga namin sana Korean Air o kaya Japan. Sobrang mahal na talaga. Kaya ang nakuha namin Saudia. Okay naman yung flight sa Saudia kaya lang medyo matagal yung layover. Kaya nakakapagod. August 10 kami umalis. August 11, yun, dumating na kami dito sa US. And the adventure begins. Gising na sila. Yun lang guys. The monsters are alive. Babe, ano sabihin mo? So, yung mga nagiintay na makapuntang US, kapit lang kayo guys, matatapos din yung retrogression. Tsaka magmo-move din yan by October. Yung pagod niyo, may ano dito, may katapag. Ito, nakakapagod din naman. Pero, tsaka mas mahigpit dito. Malaki yung sahod. Literal na malaki sa yun nga lang, malaki din ang gastos. Pero bawi naman yun guys. Kahit sa ang state kayo mapunta, high cost of living, mataas naman ang sahod nyo kung mataas ang cost of living. Kaya parehas lang yun. Mas maganda lang guys pag high paying state. Pag nakabawas ka dyan ng halimbawa sabihin natin $100, $200. Pag naipadala mo sa Pilipinas, okay na yun. Pag sa low paying state, pag bumawas ka ng ganun, medyo malaking bagay na yun. Dahil mas maliit yung sweldo. Ayun, I hope na gets niyo yung point ko doon. Yeah. Ayun, nandito na kami guys sa pupuntahan namin. Yun lang guys. Till next time. Bye! 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 Bye!